Wala pong magaganap na traslasyon ng itim na Nazareno sa January 9. Sa halip, magkakaroon na lamang ng Walk of Faith mula Quirino Grandstand hanggang sa Simbahan ng Quiapo. Si Rod Lagusad sa detalye, Rise and Shine Rod. Tuloy ang selebrasyon kahit walang traslasyon. Kasunod ito ng muling kanselasyon ng taunang aktibidad ngayong taon dahil pa rin sa COVID-19. Ganun pa man, inaasahan ng Technical Working Group ng Nazareno 2023 na humigit kumulang 1,000,000 mga deboto ang dadalo sa kabuuan ng pista ng itim na Nazareno. Ang bilang na ito ay mula sa January 6, unang Biyernes ng buwan, hanggang sa January 9 o ang araw mismo ng pista. Ngayong taon ay magsasagwa ng pagpupugay na magiging kapalit ng nakagawi ang pahalik na gagawin sa Quirino Grandstand. So ang mangyayari ho dyan, ang bawal lamang po ay humalik, pero pwede ho ang lahat ng deboto ay humawak. Kung may panyo, pwede hong ipahid ang panyo. No? Pwede hong magmano, wag lamang pong humalik. Magkakaroon din ng 4 na misa dito. 3 mula dito ay isasagawa ng hating gabi mula January 7. Dahil walang traslasyon ay magsasagawa ng Walk of Faith sa January 8, kung saan magkakaroon ng prosesyon mula sa Quirino Grandstand patungo sa Quiapo Church. Ang ruta ay nasa 6 na kilometro ang haba at inaasahan na tatagal ito ng humigit kumulang 3 oras. Kaugnay ng mga pagbabago sa pista, our long-term plan is to for gradual resumption. But resumption not as it was in the pre-pandemic days. Pagdating naman sa ipatutupad na health protocols, ina-anticipate na po natin na marami po talagang debotong dadating. Gusto po namin talaga as much as possible lahat po naka-face mask. In fact, sa atin po mga stations magpapalagay po kami ng face mask para to ensure lang na mga naka-face mask po ang mga magsisipagdalos. Para naman sa seguridad ng mga aktibidad, by January 5 at 3 PM, i-send off na po natin na yung lahat na security forces natin. Initially may 3,000 na Manila Police District personnel, then may 2,000 na augmentation from NCRPO and other national support units. Kasama na po dyan yung intelligence group natin sa Camp Promises. Simula naman 10 PM ng January 6 ay isasara na ang mga kalsada sa bahagi ng Quirino Grandstand. Habang hating gabi naman ng January 8, isasara ang mga kalsada sa paligid ng Quiapo Church. Rod Lagusad, para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.